Handa raw ang Australia na ipahiram sa Pilipinas ang mga makabagong teknolohiya at paraan para masuri at masukat ang pinsala sa mga kinalbong coral reef sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Sa mga susunod na linggo, magsasagawa ang pamahalaan ng pagsaliksik at assessment sa pagkasira ng mga coral sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea na inaangkin ng China kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Lunes, kasama ang mga isyu sa coral reef sa West Philippine Sea sa mga inaasahang pag-uusapan ng Department of Foreign Affairs at ng Secretary General ng International Seabed Authority o ISA. Organisasyon ito na nabuo sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pangunahing papel ang pagbabantay sa pagsaliksik sa mga yamang dagat. Ang mga hakbang ng Pilipinas nais daw palakasin ng mga kaalyadong bansa gaya ng Australia. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, HKU, ipinaalam na nila sa ilang ahensya sa Pilipinas ang kahandaang ipagamit ang mga makabagong technology at paraan para masuri, masaliksik at masukat ang pinsala sa coral beds ng Pilipinas. We are looking to restore coral beds. We are looking to map your undersea beds to ensure that we can track the environmental damages and we can come up with policy responses to prevent that in partnership with you. Nakatakda rin isapinal ng Pilipinas at Australia ang mas pinalakas na maritime at defense cooperation na pag-uusapan ng mga kinatawan ng dalawang bansa sa Australia sa susunod na linggo. Nauna nang kinumpirma ng Pilipinas na binubuo na ang posibleng joint maritime cooperation ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.